para sa Health 3, ika-apat na linggo, Aralin 4. Problema sa nutrisyon, micronutrient deficiency. Ang lumalaking bata ay nangangailangan ng iba't ibang bitamina na may tamang dami. Ito ay kailangan upang makagalaw ng maayos at magampanan ang bawat tungkulin ng mga parte ng katawan. Ano ang bitamina at mga uri nito? Ang bitamina ay mga sangkap na tumutulong sa pagpapalakas ng katawan. Ilan sa mga uri ng bitamina na kailangan ng katawan ay vitamina A, B, C at D. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustansya at kailangan natin sa maliit na dami upang mapanatili ang kalusugan at upang tayo ay maging malakas. Kung ang katawan ay may kulang sa bitamina, maaari tayong magkasakit. Vitamin A deficient o night blindness o ang kakulangan sa bitamina A. Katangian, kondisyon ng pagiging depektibo o pagkalabo ng paningin sa madilim na lugar lalo na pagkatapos tumingin sa liwanag. Tuyong balat. Senyales at sintomas, nanlalabo ang paningin o nahihirapang makakita sa may kaunting liwanag o sa gabi. Ito po ang halimbawa ng nakikita ng isang taong may night blindness. Vitamin B deficiency, beriberi o ang kakulangan sa vitamina B. Katangian, walang gana sa pagkain, mabigat at mahina ang mga binti, namamanhid ang paa. Senyales at sintomas, pagbawas ng timbang, kawalan ng pandama, impaired sensory perception, pananakit ng mga binti. Ito po ang halimbawa ng sakit na beriberi. Vitamin C deficient, scurvy o ang kakulangan sa vitamina C. Katangian, kakulangan sa paghinga ng maayos, pananakit ng paa, abnormalidad ng balat, madaling magdugo ang gilagid. Senyales at sintomas, mabagal na pagdaling ng mga sugat, pagdurugo ng gilagid. Ito po ang halimbawa ng isang taong may scurvy o kakulangan sa vitamin C. Vitamin D deficient, rickets o ang kakulangan sa vitamina D. Katangian, malambot ang mga buto. Skeletal deformities o ang hindi pagkakaayos ng mga buto-buto. Senyales at sintomas, masakit ang mga buto at mahina ang kalamnan. Ito po ang halimbawa ng isang taong may rickets. Ang kakulangan sa nutrisyon ay sanhi ng hindi pagkain ng masusustansyang pagkain. Ito rin ay dahil sa pagkakaroon ng hindi malusog na pamumuhay at kapaligiran. Kaya mahalaga na panatilihin nating malusog ang ating katawan. Narito ang ilan sa mga dapat gawin upang maiwasan ang kakulangan sa nutrisyon o sa bitamina. Nutritional disorders, ito yung mga nabanggit nating sakit sa unang hanay at sa ikalawang hanay ay ang prevention and control o yung pag-control natin dito o paano tayo makakaiwas. Para sa vitamin A deficient o night blindness, uminom ng gatas,
kumain ng madilaw na prutas at gulay gaya ng karot at kalabasa, kumain din ng madahong gulay gaya ng pechay at kangkong, kumain ng keso at butter. Vitamin B deficient, beri-beri. Kumain ng gulay, karne at atay. Kumain din ng mga whole grains at cereals, nuts at seeds. Vitamin C deficient, scurvy. Kumain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C, citrus fruits gaya ng melon at strawberry. Kumain din ng maberdeng mga gulay. Vitamin D deficient, rickets. Kumain ng pagkaing mayaman sa fish oil, tuna at salmon. Kumain din ng atay at dilaw ng itlog. Tandaan! Ang mga sustansya sa ating katawan ay kumikilos ng sama-sama. Nararapat na magkaroon ng hustong dami ang mga ito sa ating araw-araw na pagkain. Maraming salamat